Pinuna ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang mga harang sa kalsada ng DPWH para sa kanilang EDSA concrete reblocking. Mari kasi itong makabigat ng trapiko ngayong pasukan. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Piyan, nagtungo nga si MMDA Chairman Francis Tolentino sa Ramon Magsisay High School dito sa Cubao, Quezon City. Maayos naman daw sa ngayon yung usad ng mga sasakyan, pero partikular na pinunanan itong si Tolentino yung kanya ay paging irresponsable ng contractor ng DPWH na gumawa ng concrete road blocking sa EDSA. Dapat daw kasi alas 5 pa lang kaninang madaling araw, inaalis na yung mga harang sa kalsada para sa inaasahang boost ng mga sasakyan ngayong unang araw ng klase. Gaya halimbawa ng mga na-monitor ng MMDA sa ginawang re-blocking sa may EDSA Reliance, may bahagi ng Balintawak hanggang Muñoz, gayon din sa may North EDSA. Ayon kay Tolentino, mabuti na lamang daw hindi pa sabay-sabay yung opening ng klase sa ngayon, kundi ay matinding perwisyo sa kalsada ang aabuti ng mga estudyante dahil sa hindi pa natapos na re-blocking. Pinatanggal na raw ni Tolentino yung mga nakambarang sa daan at nakausap na raw niya si DPWH NCR Director Rita Gudando. Bukod sa pagmumultahin ng MMDA, hindi raw babayaran ng DPWH yung mga naging pabayang kontraktor. Katwira naman ng mga kontraktor, nagkaroon daw kasi ng malakas na pag-ulan itong Sabado kaya na-delay yung kanilang pagbuhos ng semento. Sa mga susunod na araw, inaasahang mas bibigat pa raw yung traffic volume sa Metro Manila kasabay ng pagbubukas ng klase ng iba pang eskwelahan. Ayon kay Tolentino, 80% na ng pedestrian lanes sa may 200 paralan sa Metro Manila yung napinturahan na at nangangailangan na lamang na irespeto ng mga motorista. Mahigpit ding pinababantayan PIA yung mga nagbebenta ng sigarilyo may sadang metro mula sa mga paaralan. Deputized raw yung mga local government itong MMDA sa panghuli sa mga lalabag. Bawal din siyempre ang pagbentahan yung mga menor de edad. Nagtalaga na PIA ang MMDA ng mga magbabantay sa mga mahuhuling nagbebenta ng Yossi dyan sa may bahagi ng Espanya. Paalala ni Tolentino dun sa mga enforcer maging mapagmatiyag at maging listo para matulungan itong mga estudyante. May 1,000 enforcers daw yung nagsishifting para masiguro na maging maayos yung kalsada na daraan papasok at pauwi ng mga estudyante. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Quezon City. Balik sa iyo, PIA. Maraming salamat, Steve Dailisan.